Hi guys, it's me again, Abster B's in the house. So meron tayong panibagong video today at magbibigay ako ng quick tips para sa mga new YouTuber. And I know na makakatulong ito sa inyo, so don't skip this video. Without further ado, let's get started. First step, make sure na ang YouTube channel natin ay may profile picture. Kasi kung wala, iisipin nila na baka dami account lang yan. Kaya I prefer na maglagay tayo ng profile pic. Second step, make sure na linisan muna natin ang camera lens natin para masigurado natin na malinis ang kuha natin sa video. Third step guys, make sure na habang nagsasalita tayo sa video, yung mata natin is nakaharap doon sa camera lens para alam ng mga viewers natin na sila yung kinakausap natin. Fourth step guys, siguraduhin nating malakas ang boses natin habang nagsasalita tayo kasi minsan nasasapawan ng background noise yung boses natin. Especially pag nasa labas tayo, maingay ang environment natin. Pwede naman kayong gumamit ng microphone, so dapat talaga maganda yung or malakas yung boses natin. Fifth step, dapat guys, habang nagre-record tayo ng video, make sure na yung kamay natin ay hindi magulo para hindi naman mahilo yung viewers natin. Minsan kasi yung mga video natin, sobrang gulo na eh. Kung nagre-record, umaalog-alog na. Kaya dapat talaga, kung meron kayong tripod, gumamit kayo ng tripod. Yung pang sixth step natin, dapat yung mga dead air tinatanggal natin. Ano ba yung dead air? Yun na yung mahaba yung video natin tapos wala namang nagsasalita. Let's say, kumbaga, wala namang kwenta yung clip na yun tapos isasali mo pa, dapat yun, kinakat mo na lang. Diba? Kapag makita nyo yung mga professional na mga vlogger, kinakat nila yun. Ginagawa nilang concise yung video nila. Okay, so pang seventh step, usually guys, ang mga vlogger gumagawa ng script para hindi nila makalimutan yung mga sasabihin nila sa magiging content nila. Ako, gumawa rin ako ng script ko eh, para hindi ako malito sa mga sasabihin ko guys. So ito yung pang 8 step natin at ito rin yung pinaka-effective na dapat lagi nating ginagawa sa YouTube channel natin guys. So ito yung tinatawag na thumbnail. Yung thumbnail guys, very effective yan. Kaya I prefer and highly suggest ko sa inyo na bawat upload nyo, maglagay kayo ng thumbnail nyo. Kasi pang-akit rin yun sa viewers natin. So pang 9 step guys is yung playlist. Gumawa tayo ng playlist natin para alam ng mga viewers natin kung saan nila hahanapin yung mga video mo. So, for example, by category na playlist, ayun, mas madali nilang mahahanap yung video mo. By the way, ito sa editing lang to ha. Kung mag-edit na kayo ng video nyo, make sure na lagyan nyo ng music para hindi boring naman yung video natin. Nagbibigay hype rin yung background music natin. So, dito ko natatapusin ang video nito at kung meron kayong mga gustong idagdag, just comment down below. And don't forget to support my channel, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos natin. So, Abster B out. Peace!